isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Binabati ko po ang mga overseas Filipino workers sa buong mundo, especially dyan sa Kuwait sa aking asawa. At sa mga kababayan ko dito sa Bicol, maray na aga po sa Indodabos. Ngayon po, pag-uusapan natin ang NCD o Newcastle's disease. Ano po ba ito? Ano po ba ang mga sintomas nito kapag hawa ng ating mga alaga? At paano natin sila maiiwasan? At anong bakuna ang kailangan natin ibigay sa ating mga alaga? Ang Newcastle's disease, ang karaniwang nahahawaan po nito ay ang mga hayop na nasa pamilya ng mga birds, katulad ng pato, goose, guinea fowl, at ang very familiar sa atin, ang ating mga alaga manok. Isa po itong uri ng virus na kapag nahawaan sila, maaari nila ito pagkamatay. Ang mga sintomas po nito ay sipon, pagtatae, pagkaparilisa, nakalaunan, ay namamatay din. So, ano po ba ang mga hakbang na kailangan natin gawin para maiwasan natin ito? Unang-una sa lahat ay kailangan bakunahan natin ang ating mga alaga pagpatak ng ikapitong araw mula nang sila'y mapisa sa kanilang itlog. At may nagtatanong po, ang tao po ba ay pwedeng mahawaan ng NCD o Newcastle's disease? Tayo pong tao ay hindi po tayo mahawaan ng ganitong sakit. Doon lamang po siya sa family of birds. Pero tayo po ay paari ay ang carrier ng ganitong disease. Halimbawa po, nagpunta kayo sa isang manuka na kung saan infected ng ganong sakit yung kanilang mga alaga, at pag-uwi nyo dito sa sarili nyong manukan, dire-diretso kayo dun sa inyong mga hayop, maaaring dala-dala nyo po yung virus at may infect po ang inyong mahalang alaga. So very important po ang biosecurity sa ating manukan. Ano po itong biosecurity? Ang isang napakagandang halimbawa po nito ay ang footbath. At dapat meron kayong hand washing area. At ang pinakamaganda pa rito, kung sakaling galing kayo sa farm o kahit saan man, pagdating ninyo sa bahay, huwag po kayong didiretso doon sa mga alaga nyo kasi maaaring daladala nyo yung disease. Ang maganda niyan, maligo po kayo. At abahagi ko rin po dito sa video na ito kung ano po, paano po kayo mag-immunize. At saka, ano po ba ang gagawin nyo bago kayo mag-immunize? Anong kailangan nyo tandaan? Ano po ang gagawin nyo habang nag-immunize? At ano po ang gagawin nyo pagkatapos ng immunization? Kasi very important po ang post at pre. So, yun po, paalala lang po, ako po hindi eksperto sa ganitong larangan. Ibabahagi ko lang po sa inyo ang aking mga napanood sa YouTube, nabasa ko sa libro, nabasa ko sa article, at ibinahagi rin sa akin ng ibang mga farmer. So, simulan na po natin. Para di po mahawaan ng Newcastle's disease ang ating mga alagang manok, kailangan natin itong i-immunize ng NCD B1B1 vaccine. Kailangang tandaan bago ang immunization. Kailangang nasa ikapitong araw simula ng mapisa ang itlog. Malusog at walang sakit, at kailangang painumin natin ito ng vitamina tulad ng probiotic para maihanda natin ang kanilang katawan sa pagsasagawa ng immunization. Good morning everyone! Ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano ang pag-vaccine ng B1B1NC. Bale, ito po yung nabili ko. Buksan lang po siya. Naka-prepare na rin po ako ng ice. Kasi kailangan po naka-low temperature siya. Ayan natin. Ito po yung mga gagamitin natin. So, open po natin. Ito po yung magiging solvent. Ito po yung ating yung then tatanggalin po natin yung rubber stopper.
gagawin po natin yung ito po gagamitin natin. Mix lang po natin. Hanggang madilut po yung makita nyo, diba? Kapag okay na po, na-transfer na siya, ready na tayo. Tatanggalin lang po natin to. At i-make sure natin na itatapon kagad natin siya sa plastic kasi it's tapang. Kunin natin. Yan. So, ilalagay na natin siya dito. Kasi may time naman na makapagod ka, mabaktin. At least, naka-room temp siya at hindi na ano yung... So, ngayon, kunin na po natin yung ating cheeks. Patak lang po natin siya sa ice. Ang tinatawag po dito ay intraocular. Pag nakita na po natin siyang nag-blink, yan. So, pwede natin siya ibalik doon. Same po ang gagawin natin sa iba. Pwede na po natin siya ngayon sa nose. Medyo pumipikit po siya. Parang ano, lagay na natin. Hello, cheeks. Makita yung para siyang ano. Okay. Kanina na banggit ko bakit kailangan painumin ng bitamina, bakit kailangan walang sipon, at bakit kailangan nasa ikapitong araw. Kailangan po kasi nating ikondisyon ang kanilang pangangatawan para tanggapin ng kanilang sistema, ng kanilang immune system, yung ipapasok natin sa kanilang katawan nila. Kasi kung hindi sila malusog, maaari nila itong ikamatay pa. Kailangan po ang paghawak niya is very light na kasi it might give stress. Another tips po, bago po pala kayo mag-immunize, kailangan nakapag-fasting kahit man lang 2 hours bago ang immunization. Sa ganun po, kapag pinatak nyo na yung vaccine sa kanila, mas madali nila yung i-absorb kasi sabik sila sa pagkain at sa inumin. Meron po tayong dalawang way kung paano natin i-administer ang NCD-B1-B1 vaccine. Una ay ang intraocular. Ito ay ipapatak natin sa kanilang mata at hintayin lang natin mag-absorb yung blue marker. At ang pangalawa ay ang intranasal kung saan ipapatak po natin ito sa ilong. Pagkatapos po ng immunization, ano na ang kailangan natin gawin? Kailangan po na i-dispose nating maayos yung ating mga ginamit at yung natirang vaccine. Kasi maaari itong makapapekto sa mga kapitbahay natin meron ding manukan. Maraming paraan po tulad ng
paglalagay ng disinfectant, ibababad sa Sonrox. Ako po, nilagyan ko ng mainit na tubig yung lahat ng ginamit ko at inilibing ko po ito sa lupa. At dyan po nagtatapos ang ating ikalawang episode. Naway may natutunan po kayo sa aking ibinihagi. Please like our Facebook page, LCB Free Range Chicken Farm. At kung meron po kayong mga katanungan at suggestion, please comment sa comment section. Again, please subscribe and click the notification bell para ma-update po kayo sa aming mga videos. Happy farming!